Yo, good day mga boss. Welcome back sa aking YouTube channel. Still Trick TV nga pala, ang inyong tagapaglingkod. So sa video na to guys, no, pakain tayo ng white mice natin, no. Andito tayo sa rabbit tree. Pakainin natin sila tapos mag-change tayo ng kusot. So let's go. Yan, meron tayong mga hopper dito, no. Ano ba yan? Inubo tayo, guys. Meron tayong mga hopper dito. Oh my god, natapon. Yung hopper natin dito is 8 pieces. Hindi ko pa na-gender, hindi pa kasi nakikita. Ito parang male to, eh. Parang male. So ayan. 8 pieces 'yan. Lalagyan lang natin dito sa tabi. Yan. Para masarap yung kain nila. Mainit yung panahon ngayon, guys. Sobrang init. So, ayan na yun. Ano ba yan? Siyensya na, guys, no? Hindi pa maganda yung setup natin. Kasi hindi pa dumadating yung orders ko. Murder tayo ng mga bean cage. Kasi mas maganda yung bean cage, guys. Dito naman, meron tayong mga brown. So, dito natin ilalagay. Yan. Pasilip ko sa inyo, guys. Ito, guys, papunta, ano pa to, magmamature pa lang to. Mga 2 weeks, pwede na to i-breed. Yan, puro babae yan, guys. Puro babae, so ayan, mabilis tayong makapagparami kasi maraming babae. Swerte yung ano ngayon, eh. Yung buwan ng February tsaka March, puro babae yung na-produce natin, no. May dalawang lalaki lang. Ayan. Tapos dito, guys, ipapasilip po sa inyo. Yan, dito naman meron tayong 5 na female tapos isang male. Ayan. So ayan, guys, observation ko, buntis na yung mga babae dyan. Ayan yung lalaki, oh. Tampuksan natin para makita nyo. Pangit-pangit ng setup po, guys. Wait, tanggalin natin yung tubig. Simple lang na setup ko. Hindi pa kasi naman dating yung orders ko, eh. Mag-order tayo ng mga 5 bean cage yun. Ang gulo. So, ayan. Dito natin ilalagay sa gawin to. Kasi andito yung tubig nila, eh. Dito. So, dito natin ilalagay para pag nag-leak yung tubig, hindi mababasa. Yan. Hanggang hapon na nila yan. So, ito yung male natin, guys. Ay, nalaglag, sorry. Ayan. Yung male natin, ang cute, oh. Ayan. Yung male kasi, ma-identify mo siya agad kasi meron siyang... Uy, huwag ang tatakbo. Naglag ka. Meron siyang bowls. Ayan, o. Oh. Yan. Meron siyang bowls. Parang itlog. Itlog na. Ayan. Samantalang yung female, simple lang. Ganito lang yung female. Ang liksi, guys. Simple lang yung female, guys. Wait. Ayan na yung female. Wala siyang itlog. Ayan. Wala siyang itlog. Ayan. So, sasarado na natin para di sila ma-stress. Mga buntis po kasi yan lahat. Lagyan natin yung tubig. Ayan. Ayan yung tubig nila.
nasa loob. Kuha ulit tayo. Dito naman guys, meron tayong pinkies. Ayan yung pinkies, may pinkies tayo dito. Mga breeder din to eh. Ayan. Yung pinkies guys, yun yung mga baby na mice. Mga mice yung sa akin guys, hindi po siya rat. Iba yung rat sa mice. Yung rat, lumalaki yun. Ito, ganito lang talaga yung ano nila. Yung kumbaga limit ng paglaki nila. So dito natin ilalagay. Yan. Ayan o. Meron siyang 10. Ito buntis pa to. Hindi pa to nanganganak. Ito nag-anak na kahapon. Ayan. 10 yung anak niya. Nung unang anak na ito guys. 8 lang. Ngayon 10 na. Habang patagal ng patagal, dumadami yung anak niya. Ito first timer to. Ito anak niya to eh. Yung puti. Anak na itong parang Dalmatian. Ayan. So expected din ang mga anak to ng mga 8. Basta healthy yung mice nyo, marami yung iaanak nila. Kaya alagaan nyo ng maayos. So yun. Tsaka nagumpisa lang ako sa ano guys, sa konting mice. Yun ang inumpisaan ko. Tapos sinuwerte ako kasi yung dalawa kong babae. Kasi nagumpisa ako sa ano eh, sa tatlo, isang lalaki, dalawang babae. Tapos yung dalawang babae nag-anak ng puro babae. Yan, puro. At ayun na yun, yung nandun. Yung nandun, anak niya yun lahat. Eto guys, eto yung papalitan natin ng kusot. O yung beddings. Kasi kahapon tapos na to. Eto lang yung hindi ko pa nang papalitan kasi mahirap. Screen kasi. Tsaka para content na rin, ano. Para may ma-share ako sa inyo. So, let's go. Bale, ito guys, no, hindi muna natin lalagyan ng pellet. So, papalitan muna natin yung kusot nila kasi 2 weeks na to eh. Nagpapalit nga pala ako ng kusot dito every 2 weeks. Dalawang linggo muna. Bago ako magpalit. Para tipid na rin. Tsaka hindi naman mabilis bumaho o pumanghi yung mga white mites. Basta malinis lang din yung kinakain nila. Tsaka yung tubigan nila pag ganun. Unless sa ganito, pag clay pots kasi yung tubigan mo, yung nangyayari, ganyan, oh. Yan, basa. Ewan kung ba't nababasa, siguro sinasadya nila. Kaya naglagay ako ng ganito. Sa may bowl na may tuyong kusot para pag matutulog sila, komportable sila. Yun guys, tinatakpan ko to pag ano, pag wala ako dito. Pangit ng setup natin, oh. Pero tsaka-tsaga lang, magdarating din yung bin cage natin, inantay ko lang. So sige guys, magpalit na tayo. Bale guys, pag nagpapalit ako ng kusot, ang unang-una kong ginagawa, meron akong isang lalagyan, tapos kinukuha ko muna sila lahat. Nilalagay ko sila dito, para hindi ako mahirapan. Yan, kukunin ko yan pa isa-isa. Yan yung palagi kong ginagawa guys. Hindi naman siya mahirap eh, kasi every 2 weeks mo lang gagawin. Yung iba nga every ano eh, tag-iisang buwan bago nila palitan. Depende na yun kung may magre-reklamo na sa kapitbahay nyo. Pwede sa akin dito, pwede ko yung gayahin. Every month ako magpalit. Kasi ang kinaganda dito sa area ko guys, nasa ano tayo, ayan o. Hindi masyadong crowded dito. Tsaka nasa tabi kami ng bundok. So presko din, lalo pag tag-init, presko yung ano. Hindi sila may heat stroke kasi may mga puno. Ayan. Ayan sila. Mga buntis na din yan. Ah, dito merong limang, ilang ba isa, dalawa, tatlo, apat. May limang female, isang male. So, lipat ko muna guys. So, ayan, nalipat na natin. So, papalitan na natin to. Alisin lang natin yung water nila. Ayan, sabit natin dyan. So, ayan. Ganito yung setup ko, guys. Bali, tagusan yan. Nilagyan ko na lang ng saluran din. Mahirap, guys. So, tara. Okay. Ayan, dito ko sa likod. Tinatapon yan. Na ganun ko lang. Actually, hindi naman siya masyadong mahirap. Pero, yung paggawa ko kasi, guys, andito yung door niya. Pagkuha ko. Mas madali din, mas madali pa rin talaga pag ano, pagka bin cage yung gamit nyo kasi dediretso na lang. Yan. Tatanggalin nyo yung laman tapos tapon nyo lang. Pwede nyo panghugasan.
unlike dito na hindi mo pwedeng hugasan talaga. So sinasuggest ko yung bean cage kung mag-aalaga kayo ng mice or hamster. Patong muna natin dyan. Tapos ito, ayan, basa pa oh. Masa-basa pa. So ayan guys, no, malinis na guys. Hinugasan ko talaga, napaka-hassle. Mas maganda talaga yung ganito, bean cage. Ito guys, malinis naman to. Kasi mukha lang siyang madumi kasi second hand na to. Itatapon na sana to ng may-ari. So hiningi ko. So yun nga, medyo pangit pa yung setup natin. Pero samahan niyo ako, papagandahin natin to. So sige. So ayan na. Ayan na siya guys. Lalagyan na lang natin ng kusot. Bali yung kusot ko dito guys, medyo advantage din dito sa area ko. Kasi sa area ko may mga nagpuputol ng puno. So yung mga kusot na imbis na itapon nila, ako yung kumukolekta. Ayan. Sa iba binibili ito 100 plus. Mahal. Sa Lazada din, mahal. Ah, nakakabili nga pala nito sa Lazada. So, ayan lang ginagawa ko. Kuha tayo dito. Ayan. Yun yung maganda sa probinsya, guys, eh, no? Halos lahat, hihingin mo na lang. Mga tatlong bowl lang, apat, pwede na. Ayan, ihulog natin yun. Matagos naman yun eh. Yan, tapos ginagawa ko dyan. Kinakalat na lang. Yan, sila na bahala. Dagdagan pa natin ng isa. Para mas komportable sila. Yan guys, yun. Actually, hindi naman nakakapagod yung white mice talagaan, kahit na dumami pa yan. Kasi easy to kaya lang sila, tsaka pwede mo silang pagsamasamahin basta malaking cage. Unlike sa experience ko dati sa hamster. May mga hamster ako guys, kaso in-out ko na kasi pag lumalaki sila, kailangan mo na silang i-one by one kasi nag-aaway, territorial din. Parang rabbit din. Pero hindi sila magasa sa pagkain. Sa akin, kaya lang ako medyo nahihirapan sa paglinis kasi unang-una eto, pag ganito, mas maganda talaga bean cage yung mga ganito kasi tatapon mo lang tapos yun, kung gusto mo gasan mo, pwede na rin hindi. So yun, pagkatapos nga ilagay, balik nyo na ulit yung mga white mice. Aray, sumabit pa. Ayan. Babalik din natin yan. Ito yung male eh. Ayan o. Ang laki-laki ng bowls. Ayun yung male na. Ayun ang bowls na ito guys. Yun dyan ka. Balik. Uy. Actually guys, kung ano, kung hindi ko lang ito napabayaan dati, sobrang dami na nito. Nasa 100 plus na to. Kasi ibiruin nyo yung unang anak nung minalagaan ko. Puro babae. Ay, may dalawang lalaki pala. Kaso, minalas tayo, inatake ng pusa, eh, nag-deliver ako ng rabbit nun. Hindi ko nabantayan. Kaya, ayun. Inatake ng pusa. Pero, may natira naman. Natira. May natirang apat ata yun, o lima. Limang female, tsaka yung dalawang male na anak. Natira. Kaya yun, sabay-sabay din ng anak, ang dami, tig-8 agad eh. Yung iba, sinasabi nila, 5 yung unang anak. Sa experience ko, 8 agad. Siguro sa pag-aalaga ko yun. Kasi, yun, pinapatamba ako sila, tsaka hindi sila nagugutuman. Tsaka gano'n naman talaga guys eh, pag yung alaga mo, yung nalagaan mo talaga, susukli yan. Tsaka may market sa white mice guys. Pero sa ngayon, hindi pa ako nagbibenta kasi nasa stage pa ako na nagpaparami. So, rabbit muna tayo. Sa rabbit tayo kumikita ngayon. So, ayun na guys. Madali lang. Tignan mo yung takip ko, napaka-cheap.
Ako lang din gumawa na ito guys. Hindi nga ako marunong gumawa pero sinipag ko talaga. Kasi nga hobby natin to eh. Ito yung nakahiligan natin eh. Buti pa dito tayo mahilig kaysa sa masamang gawain. Wala naman masama sa ganito. Ayan. Tapos. Diba? Eh yung tubig. Malimutan natin yung tubig guys. Papatong-patong na lang tayo ng mga takip guys. Kasi cheap pa eh. Nantay natin yung ano, may limang binkid siya na in order. Naset na yan, meron na rin water drinker. Kompleto na. So, bale, ito muna yung temporary lang. Siguro next month, nandun yun. Pinapagka nagpapakustomize kasi ako eh. Mahirap, yun lang mahirap sa amin dito yung pag-order ng mga ganun na gamit. Kasi guys, dati, ayan o. Nakikita niyo yung aquarium na yan. Yan yung lalagyan nila dati. Diba sabi ko sa inyo, dalawang female, isang male. Dito ko nilalagay yung female dati. Isa-isa. Tapos dito yung male. Pag buntis na, hinihiwalay ko na. Kasi sabi nung nabilihan ko, pag daw buntis, kailangan ihiwalay yung lalaki para hindi ma-stress. Pero, nag-experiment ako kasi nga ayoko sa ganun. Ayoko nang, kumbaga, siyempre mabilis dumami yung mice. So, kailangan mo rin na madami nilagyan. So, sinubukan ko na i-breed yung mga mice kahit na may kasama silang lalaki hanggang sa pag-anak. Sa experience ko guys, wala naman. Hindi naman namamatay, hindi naman na-stress. Basta kompleto sa pagkain, tubig. Tsaka may sinahalo ako sa tubig nila. Ito guys, dextrose powder. Yan, para palagi silang healthy, no? Hindi sila mga yayat. Tsaka yung pag-anak nila, maganda talaga guys. Malusog. Yun lang. Dito yung sponsor. So, share ko lang kasi maganda talaga. So, yun lang guys, no? So, guys, what's up guys? So, doon lang yung video natin, ano? Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka, pakihit naman na subscribe. Napaka-support para ma-update ka sa mga bago nating video. Paubad pa tayo, guys. Init.